passion for. Ako nakatalikod ako eh, pero like, hi guys. That sucks. Kaka kulay niya ino na lang. Red, ano ito eh? Reddish. I don't care. We're actually, we're not bad. Huwag ka makusin ko, ito naman ako. Ano ko, ito na talaga ang foundation. Okay, it's going to be structured. I will share. So basically, oi, it's Pao, and I am back. So ayun, huwag na nandito na naman kayo sa aking video. So ano nga pang gagawin natin ngayon? So kasama ko sila. Hello. Pa-introduce your fucking self. Introduce yourself, si Aki, si AJ, si Nikki. Hindi mahanap si Nikki. Si Ronnie, si Rome. Hello. Alright. So yun po ang aming mga kaibigan no, sa aming aking college friends sa Malayan College sa Laguna. So ngayon, mag-talk kami about coping mechanisms. So ano yung naisip natin? Naisip natin magbigay ng isang healthy. Isang healthy, tsaka isang toxic. Na coping mechanism. So ayun, tingnan natin kung ano yung mapag-uusapan natin ngayong gabi. Dahil anong oras na? 7, no? Ayun, 7:19 na. So ayun, tara, simulan na natin. Let's go! Dahil kung nagtatama kayo kung bakit healthy at toxic coping mechanism yung naisip namin. Kasi baka mamaya, di ba, may mga coping mechanism kayo na akala nyo makaka-help sa inyo pero toxic na pala para sa sarili nyo. Kaya, ayun. Yun lang ang mga idea at saka yung gusto namin pahiwatig dito sa video na to. So ayun, mag-start na tayo. I guess I'll go. Siguro toxic. Siguro pa, madami sa atin naglalaro ngayon yung pandemic. 3 to 4 hours naglalaro sila. I guess it's normal naman to some people. Pero like, kapag ako kasi naglalaro like, mga 8 to 10 hours ganun. Siyempre ano siya, bad for your mental health rin, tapos bad for your eyesight. Wala kang magagawa most of the day kasi video games take up most of your time. So, I guess it's toxic. Pero like yung healthy coping mechanism ko is like listening to music talaga. Like, parang it helps me sleep. Parang mas, I feel calm. Like parang overall, parang nakakabawi siya ng alam mo yun, nakabawi siya ng mga sama na loob sa buhay. So yeah, music is really an escape for me. Toxic po yung ano, yung video games, pero bakit ang ayos ng grades mo? Ay, sana all! What count na? Oo, copycats! Uno copycats! Paano po? Well, gusto ko lang malaman kung paano mo nababalance kayo na so much yung time na nakukuha ng video games. Siguro cramming din. Oh, cramming. Bakit naman ako nagka-cramming eh? Gifted! Naintindihan ko pa kasi yung ibang topics kahit hindi ko pa rin. Parang inalat ko na siya nung junior high school, senior high school. Tapos nasistick ko. Sa bagay ako kasi pag tapos ng exam, kalimutan ko na ako ano yung topic. Basta tapos na. Hindi ko siya nalalagay sa utak ko lahat. Same. Iba yung passion natin. Nasaan yung mic tayo? Nasaan yung mic natin? Ito na. Yan na po. Ako naman? Tinanggap niya na ang mic. Kung ano ang toxic. Oo. Ikaw ba ala kung saan yung gusto kong simulan? If you wanna say. Kaya hindi tayo sa healthy muna. Toxic? Kaya na ikaw yung sasabi kanina. Siyempre! Healthy coping mechanism muna. Which is? Kita ko yung nakayang. Ang babash siya. Huwag na lang. Sinabi ka? Ano sabi mo? Babash siya. Kaya iba yung ano? Online shopping? Retail therapy. Unhealthy coping mechanism ko siguro. Why? Siguro unhealthy siya. Kasi kapag, like, alam ba, parang mas nauna mo yan kesa sa mga dapat prioritize mo bayarin. Heidi! Suddenly we're like... Starting with the unhealthy coping mechanism, as what we all know by now is online shopping. I overspend things online. Like, I overspend, example, for CC, may dapat lang akong budget. Tapos, kung ano-ano yung binili ko, alam mo ba, bumili ako ng chopstick.
bakit ako bumili ng plastic? Hindi kita kinahanap. 3-3. Ginagamit. Ano kaya yung isip ng manong driver? Hindi ko ginagamit. Oo nga eh. Nasaan na siya ngayon? Nandun lang sa kusina namin. Dapat marunong, matuto din tayo maging masinop. Wow, sa ating... Ano daw yung matipid? Matipid. Matipid ng panahigil. Nagay ko dito yung trivia yun. Masino physicals to matipid. Huwag lahat. Bilhin kung hindi naman kailangan. Tulad ng chapstick. May chapstick nito naman. Ah, hindi ko yung chapstick. Meron pa akong isa. Yung pag ano, pag this is dissociate ba yun? Yung bigla ko nalang i-shut down yung tao. Like example, mababad trip ako. Tapos di ko nakakausapin lahat ng tao. Hindi ako mag-reply. Kung mag-reply man ako late. Tapos ano, sabi ko, oo, ganun. Tapos babalikan ko na lang. Pag halimbawa, okay na ako, ganun. Pero it's somewhat okay din. Kasi somewhat, I mean, I guess it's like, it's a form of controlling your anger. Ayun nga rin, yun din sa akin eh. Kasi sinashut down ko yung tao kapag ka alam kong may masasabi na akong, alam na hindi ko alam na ako. So, way of controlling your emotions. Pero pag ako naman, hindi ko naman sinashut down agad. Parang nagsasabi ako. Parang ano, I find it burdensome na, alam mo yun, syempre hindi lang naman, parang pag nag-react ako sa mga friends, wow, nag-react ako sa inyo, parang hindi lang naman ang burdensome. Sa tingin ko ha, sa tingin ko, burdensome siya. But let's move on to the healthy coping mechanism, which is talking it out with friends. Yung pala, kaya pala niya sinama yun. Gone. Ayan, lahat sila. Yan, hindi ako lahat. Ito si Ronnie. Special mention kay Ronnie. Lagi kami nasa Discord. Usap kami. Or if not, hindi man kami nag-uusap, andun na kami, enjoying each other's presence. Pag ano, halimbawa, nag-uusap-usap na kami, eh, kamusta? Tapos, tatanong kami ng podcast natin tonight. Ganon. Oo nga. Pag nung one time nga, pumasok sa Discord, may pinapakinggan sila ng podcast. Hindi kami nag-uusap ni Ronnie sa Discord. Hindi kaya nanonood kami na, ano, series, films. Pinsan silang dalawa ni Roma, abot ako na nun. Sina ganun. Kahit andun lang ako, kahit hindi na pinapansin, basta parang andun yung presence nila. I'm okay with it already. Parang less lonely. Yeah. I feel less lonely, tsaka mas nakaka-focus ako sa ginagawa ko. Sinod si Nikki. Tama. He's passing the microphone. Walang healthy. Walang healthy. Hindi ko, may naya. Pawis na yung kamay ko eh. Oo, hindi pa ako namamawis na. Ika lang. Sige, sir. Eh, ako. Hindi, ano kasi, sa akin kasi ang na-develop kong toxic coping mechanism this quarantine is smoking. First, ginagawa ko lang siya. I do smoke, pero minsan lang, like, super stressed ako or just super sad. Pero ngayon, like, literally, when I'm just bored or, like, pinaisip akong super minor problem, I'll be like, I wanna smoke. Which is bad. Like, you shouldn't do that. I mean, for some, like, sige, smoking really helps them, pero kasi smoking can really kill you and di mo may iwasan yung fact na yun. That's true. So, basically, it's a bad coping mechanism during. Is that right? Anyways, ang healthy coping mechanism ko naman is writing. When you're sad, when you're happy, just write it out, you know? Kasi lalo na ako, I'm a memory hoarder and I forget things a lot. So gusto ko sinusulat ko sila, so parang I can look back to it. Or, you know, kasi writing is art trend for me. Like, yung iba gusto nagdo-drawing sila. Ako, I like writing talaga and I like writing my feelings through poems and stuff. So yeah, that's my healthy, yeah. Oh, na-ano ko yung sa ibang videos. Like, dati, pag nag-ano ako, may sinesearch ako about sa mga ganung bagay kung may depression or something. Parang paano ka makaka-escape somehow. Parang ngayon nilabas mo daw yung feelings mo. Like, yung iba, poetry na. Oh, yeah, facts. So, ayun. Parang doon nila na-express. So true. Mm-hmm. I agree. Tea break daw. Tea break daw siya. Sige, ihi ka na. Bye, Ami. Sige. Ipas mo muna si Sayang, ano? From our break. Party break. Di ba sabi ko kanina na tea break? Pero hindi. Nakapag-chikahan na kami. Nakapag-luto na kami. Nakakain na kami. Nag-dinis na kami. Nag-dinis na rin kami. Oo, hindi na makalat yung kwarto masyado. So, going back to our topic. And to our host, Mr. Pao. Abis. Tama na! Balik tayo sa ating topic na healthy. Toxic coping mechanism. Wow!
natapopo rin. Okay, games! So, ayun. Sino yung last na nagkata? Ikaw, di ba? Ayun. Siya yung in 3, 2, 1, magpapalit kami niya pa. 1, 2, 3, 4. Ipabongs pa yun. Ano? So, ano una? Unhealthy? Pag natalo ka, unhealthy. Bato, fix. Ah, talo ka, unhealthy panalo. So, unhealthy coping mechanism na meron ako, yung pagnood ng movie, anime series, mga ganon sa Netflix. Ah, nung unang video, sabi ko how to be positive, nabanggit ko dun na isang pwedeng paraan yung manood ng movie. Tapos ngayon sinasabi ko, toxic yun, tapos unhealthy, di ba? Kasi ako... Ililink dito yung video. Ha? Ililink dito ni Pao yung video. Iba talaga pag BS ko. Pag kasi nanonood ako ng anime series na addict ako, tapos parang ano yun, sa sobrang relax ko dun sa series na yun, mapuyat ako until 8 a.m. Yun yung pinakasagad ko. Minsan 10 pa nga eh, 10 a.m. natutulog ako. Diba? Ganun ka-unhealthy. Pero yun yung sinasabi ko unhealthy na coping mechanism. Para sa akin, yun yung way ko mag-cope up sa sadness ko kasi na-enjoy ko yung self ko sa movie ko. Kaya nalalabas ko yung emotions ko by connecting dun sa movie. Pero unhealthy siya in a way na hindi ko na napipigilan or hindi na ako nagbibigay ng disiplina sa sarili ko na mag-stop kapag kailangan ko. Question. Anong anime yung pinapanood mo ngayon? Black Clover? Nakakailang episodes ka per day? Isang season. Ilang episodes yun? Nung unang day na nood akong Black Clover, ano na ako noon? Nung 67 niya pa. Episodes? Plus, oh, 60 plus. Tapos ilang minutes each? 20, ganun. 24, 20, ganun. Computation kung ilang minutes. Sige, ikaw-compute ko pa yan sa edit ko. Ganun yung time na na-waste ko nung isipin mo yun. Overnight yan, overnight. Tsaka hindi ka rin nakapag-interact sa tao pag... Oo, yun. Hindi ako nakapag-interact. Eh, pero kasi madaling araw na rin naman na yun. So, tulog na din sila or what. O kaya minsan, pinipili ko yun kaysa sa makipag-chat. So, di ako nakakausap na ibang tao. So, ayun, healthy coping mechanism ko. Ito, sige, sabihin na natin na hindi ko to sobrang idea. Pero okay na din. Si Rowe yung nagbigay sa akin ng idea. Salamat, Rowe. So, healthy coping mechanism ko is ito. YouTube. Video. Talk vids. Bakit? Kasi, lahat ng contents ko dito, may kasamang emotions. Lahat yun nang galing sa akin mismo. Sa experiences ko, sinishare ko dito. Sa mga pagdadaanan ko, ngayon, experiences na pagdadaanan, parehas na din. Parang yung way ko mag-share dito is way ko na rin mag-express and yung makipag-connect sa ibang tao. Kaya parang, alam mo yun, dito ko nga nalagay yung passion ko sa way na to is parang, ayun na yun, ginawa kong healthy thing yung experiences na pwedeng nakakapag-down sa akin o nakakapag-lift sa akin. Nagiging healthy siya kasi nakakonnect ko siya sa inyo and nabibigay ko siya sa inyo yung experiences na yun. Ayun! Which is a good thing and a helpful thing then since YouTube is a wide spectrum of different contents kasi... Yes! Airport talaga! Ang galing ng aking co-host! Kailangan ng portion ni Ate. Pilitin niyo siya mag-start ng channel, baka naman. Bakit? Bakit dalawa yung ano? Sino naglagay nito? Hindi ko alam. May balot na rin. So, asan yung isang unang nakubad dyan? Isang mapakinggan mo na nakubad. Ayun. Bro. Ito ba? Okay, okay, game. Ito, dalawa. Mata pa to pigs. Pigs. Sige, pigs. Pigs. Wow. Ay, talo na. Ay, lang sinabi. Ay, isang pa. Ah, TikTok. Ang unhealthy ng TikTok. Kasi, madaling araw na umaga na. Nasagasan daw sa kanila. Tapos, actually, lahat kami. Oh, lahat sila may mga message sa akin. Ito lang na eh, wala. Ito. Dinilip ko na kasi sobrang unhealthy na din kasi. Sabi ko yung limang TikTok video. Tapos na inaabot ko yung madaling araw. Oo, ganun ako. Ang clean na kasi ng anong video sa TikTok. Kaya parang feel mo, saglit lang. Parang convenient siya. Isang libo na ako ng TikTok video. Kasi nagsisave-save din ako pagka nakaka-scroll ako doon. Hindi ko alam kung healthy siya or unhealthy. Pero pagiging pang-ingay, ganun.
Mm-hmm. Like, hindi lang ako mapag-usap. Ganun. Parang goal ako mapag-usap. Oo, oh, alam yung sinasabi. Parang coping mechanism. Parang less lonely, ganun. Mm-hmm. Hindi ba ikaw nahihirapan si sobrang dami namin na pwede mag-approach ko nun? Parang dami na nakausap lagi. Diba, hindi ako masyado nakakano sa Discord natin. Pero kasi may mga kasama ko iba sa Discord. Lagi kasi mga kaibigan, parang tig-tatlo lang kami. Ganun. Parang tropahan ko, ganito, tatlo, tapos isa pa, tatlong tao lang din, tapos tatlong tao. Ayun nga, di ba yung sinabi ko kanina, parang ang daming tao sa akin, ganun. Parang, okay din siya, parang nagsasakto dun sa pagiging maingay. Kasi, halimbawa, itong topic dito sa isang ganito, like, halimbawa, TikTok, parang ginagawa ko na rin siya at the same time. Kasi yung isa naman, parang, halimbawa, about games or film, ganun. Parang, ang daming pwedeng pag-usapan. Uh-huh. Like, nakaka-ano naman, nakaka-keep up, na ganun. Ko lang talaga yung energy ko sa umpisa eh. Happy birthday! Hindi ko pagkakasin. Siguro yung unhealthy ko is yung oversleep. Yung oversleepy. Ay, continue. Kasi yun, so, healthy naman mag-sleep. Healthy naman mag-sleep, pero kasi pag oversleeping ka na nakakain. Kaya ano, minsan kahit masisigang ka. Titigil ako yung ito. Tulog na lang. Totoo! Hindi ko kaya yun. Saka isa pang unhealthy ko, ano, yung hindi ko makausapin yung tao sa mga, like ako lang mag-isa. Unhealthy ko, ano, kabaliktaran nun, yung makausapin ko sila, yung makakulit ako ng mga. Kaya nga sabi ko, ano, mamimiss nila ako sa bahay kasi maingay ako doon. Sinabi namin, then try to research summarize kung bakit. Mag-research ka, citation, APA, sa analyzation ni Pao in the next clip. Okay, let's go sa analyzation. To summarize everything na sinabi namin, yung mga coping mechanism namin, unhealthy namin. So, sa lahat ng mga coping mechanisms natin, and kung ano yung tingin natin coping mechanism na mag-work sa atin, hindi naman siya sa healthy or unhealthy, pero masasabi lang natin unhealthy ang isang bagay kung sobra-sobra natin siyang ginagamit. Like, syempre, sa mundo natin, kailangan natin maging balanse. Laging balanse, laging may puso at utak. Lagi ko sinasabi sa videos ko, pero ayun, lahat naman ng way natin mag-cope up is effective. Sadyang masama lang yung dulot kapag ka nasasobrahan tayo ng pag-apply. Halos lahat lang din naman talaga ng mga binanggit ng mga kaibigan ko is goods naman, like effective. Yung online shopping, yung sleeping, yung pag-load ng movie, yung paglaro ng video games, yung pag-disassociate, pag-smoke, yung pag-ano, anong tawag dito? Ano yung sinabi ni Aki nung una? Parang lahat naman yun, goods na coping mechanism. Kung para sa inyo, hindi goods yung vices, like yung smoking, hindi kasi akong nagja-judge sa mga tao. Open to say, or bukas yung isip ko sa kung paano mag-cope up ang isang tao. Kung feel mo, relax ka sa smoking na yun, then I'll let you do that.
Kasi that's you eh, that's your life. Pero ayun nga, ang sinasabi nga lang natin dito is, huwag yung sobra-sobra. Yun yung mismong nasabi lang din namin pare-pareho na nasobrahan kami sa paggamit ng coping mechanism na yun. And kaya siya nagiging toxic. And the rest na healthy coping mechanism na nabanggit, ayun, sana may nakuha rin kayong tips sa mga sinabi namin kung paano kayo makakapag-cope up or kung ano yung mga possible ways na pwede mong pag-cope upan. Na parang sana man lang dumating sa point na biglang nagka-ting dun sa utak nyo na ay, pwede ko palang gawin to as a coping mechanism. Pwede ko palang gawin to as a coping mechanism. And ayun, sana may natulong kami. Ang mismong gusto lang naman namin ipahiwatig dito is be careful sa coping mechanisms na ginagamit nyo kasi it might damage something sa'yo or it might be sobra and hindi na siya maging healthy sa paano kayo mag-live sa daily life. So, ayun. Yeah. Outro! 3, 2, 1! So, yun guys, tapos na yung usapan natin about coping mechanism. So, that's about it! So, I hope you like this video and if you do, give it a thumbs up, subscribe for more videos every week and tayo hindi siya every week. Comment down below if you have any suggestions for me to make next time. That's it for today. See you guys next time or in my next video. Don't forget to keep your mindset. Bye. Bye.